Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Chacha. Ganun na rin sa lahat ng avid listeners ng inyong programa. Ako si Rose Ann, 27 years old at mula sa Imus, Cavite. Last year lang ako nagsimulang maging fan ng programa ninyo. Madalas ko ring abangan ang replays ninyo sa YouTube. At dahil nai-inspire ako sa mga storyang ine-ere ninyo, heto, naglakas loob na rin akong sumulat para i-share ang buhay pag-ibig ko. Popoy at Chacha, 5 taon na ang relasyon namin ng boyfriend kong si Cesar. Siya lang ang minahal ko mula college hanggang sa magkatrabaho na kaming dalawa. Masasabi kong masaya naman ang pagsasama namin ni Cesar. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Kaya lang, Popoy at Chacha, lagi talagang may other side ang bawat bagay. Oo, masaya kami ng boyfriend kong si Cesar. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na kaming mga nagiging problema. Kung minsan, pag dumarating ang mga pagsubok, maliit o malaki, eh para bang ang hirap ng kapitan ng pagmamahal at tiwala na pinanghahawakan namin sa isa't isa. Babe! Babe! Oh, babe! Anong ginagawa mo din? Congrats, babe! Ano, 'di ba? Sabi ko sa iyo mapo-promote ka. Mapo-promote ka, 'di ba? Ang galing-galing naman talaga ng boyfriend ko. thanks, babe. Kaso lang kasi nasa workplace pa kasi tayo, babe. Baka pwedeng mamaya na lang tayo magyakapan, 'di ba? Grabe naman, parang yakap lang ito naman. Sobrang saya ko lang talaga para sa iyo. Ang galing-galing kasi talaga nitong baby ko. Hili ka nga rito. Wala mo nang yakap, babe, di ba? Pinagtitinginan na tayo ng mga ibang dumadaan, oh. Sige na nga, wag na lang. Tsaka please, hinaan mo yung boses mo. Baka nakakaabala na tayo sa iba pang nagtatrabaho. Eh bakit? 5:30 na ng hapon, oh. Hindi pa dapat. Out nyo na, ha? Hindi pa, babe. Mag-overtime pa kami ng 7 or hanggang 8. Ano? Mag-overtime ka pa? Babe, Monday ngayon. Long weekend nung nakaraan, kaya marami kaming hahabulin sa finance department. Lumapas lang ako kasi kukuha lang sana ako ng kape. Grabe naman, babe. Eh di ba kaka-promote mo lang bilang supervisor? Dapat nga medyo chill-chill ka na lang kasi ikaw na lang yung taga-supervise ng team nyo eh. Na lang? Babe, wag mong nilalang yung pagiging supervisor ko kasi ang totoo yun lang mas mahirap. Kailangan kong i-monitor yung reports nila from time to time. Lagi akong gumagalaw. Ano ba yan? Nagmadali pa naman akong puntahan ka dito sa office nyo para yayain kang mag-dinner date after work. Alam mo na, may celebrate man lang natin yung pagka-promote mo sa trabaho. Bukas na lang, babe. Wala akong OT bukas. Hala, ayoko. Hindi matatapos ang araw na to nang hindi tayo nakakapag-celebrate. Pwede pa rin naman tayong mag-celebrate sa ibang araw eh. Tignan mo, gagabihin na tayo na yan mamaya. Ihahatid pa kita sa inyo eh. Alam mo namang sobrang traffic mula dito sa Fairview, Pacubao, di ba? Anong oras na naman tayo makakauwi? Basta hihintayin kita dito. Hihintayin ko out mo. Kahit abutin pa ako ng alas 12 ng gabi dito, hihintayin kita. May mga restaurant naman na 24 hours, di ba? Minsan lang yung mga ganitong achievements sa buhay mo, babe. Kaya kailangan nating i-cherish, okay? Ay naku, ito na naman tayo sa traffic. 11 PM na, traffic pa rin. Buwisit naman, oh. Bagal ng usad, hassle. Oh, babe, kalma ha. Ang init na naman ng ulo mo. Sige ka, baka ma-high blood ka niyan. Puro pork pa naman ang kinain natin kanina. Sino ba naman kasing hindi mababadrip sa ganito? Pagod ka na nga sa trabaho, mas takpa sa traffic. Ikaw pa ba nasasanay? Ay naku po, ayan na oh. Ano na, wala nang galawan. Pag-phone na nga lang muna, ang tagal eh. Oh, post ka pa pala sa timeline ko, babe. Siyempre naman, babe. Proud girlfriend here. Haba ng caption, babe ah. Haba naman, drama pa. Ito, nobela. Nobela ka dyan, grabe ka. Ano, babe, iyak na ba ako? Ha? Sira ulo. nakakainis ka. Wait, huwag kang tumawa. Eh, bakit? Eh, nakakatawa eh. Diba? Teka lang, babasahin ko sa'yo ha. So, nakakatawa yung caption ko, ganon. Imbis na matouch ka, natawa ka, ganon. Kasi naman, babe, tingnan mo ha. Magkasama na nga tayo ngayong gabi, diba? Tapos 15 minutes ago, may paganitong post ka pa sa timeline ko. With pictures pa. Parang birthday ko lang ha. Eh,
bakit ba? Eh, gusto ko eh. Ikaw, ayaw mo ba? Eh, di ba lagi ko naman ginagawa sa'yo yan? Oo nga, alam ko naman yun. Ang point ko lang, babe, magkasama na kasi tayo ngayon. Kanina pa tayo magkausap, ginabi na nga tayo, tapos may papost ka pang ganito. Di ba parang ang redundant naman masyadong... Gusto ko nga lang, di ba? Gusto kong i-broadcast sa mundo kung gaano ko ka-proud sa'yo. Kung gaano kita kamahal. Masama ba yun? Uy, di sige, kung ayaw mo, eto na, i-delete ko na lang yung post ko. Babe, huwag na. Huwag ba naman, okay lang yun. Huwag mo na i-delete. Okay? Thank you sa greetings. Thank you. Popoy at Chacha, dito ko nasisimulang ikwento ang sitwasyon na sa tingin ko ay madalas pagsimula ng problema naming dalawa ni Cesar. Alam nyo ba yung mga simpleng senaryo na kung tutuusin ay maliit na bagay lang naman talaga pero lumalaki nang dahil lang sa paulit-ulit na nangyayari? Popoy at Chacha, dito madalas sumama ang loob ko kay Cesar. Madalas kong maramdaman sa kanya na hindi niya na-appreciate yung mga simpleng bagay na ginagawa ko. Halimbawa na lang, yung mga simpleng post o pag-flex ko sa kanya sa social media. Yung mga sweet long messages ko sa kanya pag may mga occasions o kahit achievements niya sa trabaho. Yung pagpunta ko sa office nila para lang masalubong ko siya sa pag-out niya. Parang ayaw niya pa na nilalambing o niyayakap ko siya sa public place. Pakiramdam ko, hindi mahalaga sa kanya ang mga yun. Parang hindi siya masaya na ginagawa ko ang mga bagay na ito para sa kanya. Popoy at Chacha, ako kasi yung tipo ng girlfriend na expressive. At sa aming dalawa ni Cesar, aaminin ko na, ako ang mas nag-i-effort, lalo na pagdating sa quality time. Kaya kapag feeling ko hindi natutuwa ang boyfriend ko sa mga pinapakita ko sa kanya, patago akong nakakaramdam ng tampo na kung minsan naiipon at nagiging sama na ng loob. Babe, kasi na, babe. Ano ba? Kasi na. Busy ka na, babe. Tanghali na, oh. Eh, inaantok pa ako. Sabado ngayon. Ano bang mayroon pag Sabado? Sabado. Sabado at mag-aalas 12 na ng tanghali. Oh. Alas 12. Oh my gosh, alas 12 na! O, kakasabi ko nga lang, di ba? Ay, hala babe, maraming may order sa akin ngayon. Ako magpapaship dapat ako ngayong umaga. Diyos ko, patay ako na ito. Ay, naku, kanina pa kita ginigising eh. Pinapagising ka na nga sa akin ni tita. Kala ko ba maaga tayong aalis ngayon. Kaya nga ang aga kong pumunta dito eh. Ah, sorry babe, antok na antok kasi ako eh. Alas wala akong tulog. Sagot pa ako ng mga customer na nag-i-inquire kagabi. Ang daming gagawin ngayong araw, grabe. Oh, siya, sige. Ito babe, oh. Bumili na nga pala ako kanina ng isang malaking rolyo ng bubble wrap. Sabi mo kasi kagabi, dito ka na magbabalot. Para mamaya, ipapaship na lang natin yung mga item. Wow, thank you, babe. Tamang-tama, hindi ko na kasi mabibili to dahil nga kagigising ko lang. Alanganin na sa oras eh. Sige na, babe. Sige na. Kasabi mo lang, diba? Alanganin na tayo sa oras. So, gumalaw-galaw na tayo kasi tanghali na. Oo nga pala, sorry. Marami-rami pa tayong babalutin, babe. Isang oras ka pa mang maligo, diba? Isang oras ka ring mamimili ng susuotin mo. Tapos, isang oras ulit para sa pag-makeup. Ang ending, alas 5 na natin mapapaship yung mga order. Oo na po, heto na. Nagmamadali na nga, oh. Alam mo, babe, maligo ka na, mag-ayos ka na. Ako na bahala sa mga ipapadala. Mas mabilis ako magpake. Okay, kaya, sige na, kumilos ka na. Sige ready na. Ikaw na. Bakit? Totoo naman, diba? Oo siya, maliligo na ako. Ikaw na bahala dyan, babe, ah. Oo, basta bilisan mo na dyan. Late na tayo, bilis. Ay, grabe, nagugtom talaga ako, ah. Alam mo, ang hassle kanina, no? Buti na lang natapos na nating ipaship lahat ng orders. Kakapagod. At least sulit naman, babe. Kumita ka eh. Truth. Gusto ko yan. Ay, babe. May bibigay nga pala ako sa'yo. Hala, babe. Ano yan? Ayan, tignan mo. Organizer yan. Organizer? Eh, aanihin ko naman to. Eh, ano pa ba? Dilalagyan mo ng mga gamit dun sa kwarto mo. Kalat-kalat ng kwarto mo eh. Makakalat ka naman. Hindi lang talaga ako nakakapaglinis itong mga nakaraang araw dahil na sobrang busy. Alam ko naman yun, babe. Okay lang naman na hindi ka masyadong nakakapaglinis. Eh, nagre-reklamo ka nga, di ba? Hindi ako nagre-reklamo. Ang sa akin lang, dapat may kanya-kanyang lugar yung mga gamit mo sa kwarto. Halimbawa, yung mga pang-makeup mo, plancha sa buhok, lotion, etc. Dapat nasa iisang lalagyan o pwesto lang yung mga yun. Hindi kung saan-saan nakapatong. Yung basurahan mo, laging puno, nakatiwangwang, ang dami mo pang tambak na damit. Binabahayan na tuloy ng mga lamok. O, edi mamaya, o bukas na bukas din, maglilinis ako. O, bet, parang galit ka. Hindi ako galit. E, bukas ka na lang mag-general cleaning, babe. Tulong ako. Linggo naman eh. Huwag na.
Kaya ko naman yun mag-isa. Ano naman, baby? Ikaw na nga yung tinutulungan, di ba? Concern lang ako sa'yo. Linisin natin yung kwarto mo, i-organize natin para, alam mo yun, mas maging komportable ka. Kasi kahit yung mga screen ng bintana mo, masyado na maalikabok eh. Babaklasin ko yun isa-isa tapos babrasin okay, ko yung mga... Okay, okay. Sige na, ikaw na bahala. General cleaning tayo bukas. Nakakaya naman sa'yo, baby. Popoy at Chacha, may mga pagkakataon din na nakikita kong nagkukusa si Cesar sa relasyon namin. Nakikita ko naman ang efforts niya. Kaya lang, ewan ko ba kung masyado lang talaga akong nage-expect o hindi lang talaga kayang ibalik ni Cesar ang level ng effort na kaya kong ibigay. Kaya kahit may mga nagagawa siya para sa akin, para bang hindi ko nararamdaman. Alam niyo ba yung feeling na parang hindi ko maramdaman yung pagmamahal at pagpapahalaga niya sa akin. Sinubukan kong i-open up sa kanya ang bagay na ito minsan, pero wala eh. Ganun pa rin talaga. Popoy at Chacha, hindi ko maintindihan kung anong mali o kung may mali pa. Minsan kasi pag iniisip ko, alam kong maraming pagkukulang sa akin ang boyfriend ko. Pasensya na kung parang lumalabas na ang babaw ko dito. Pero hindi kasi talaga sweet si Cesar sa akin. Hindi rin siya expressive. Kumbaga, may mga hinahanap-hanap ako sa isang boyfriend na madalas eh, wala naman sa kanya. Alam kong medyo pangit pakinggan na sinusulat ko ang pagiging o sinusukat ko ang pagiging boyfriend niya base sa mga bagay na hindi niya nagagawa sa relasyon namin. Pero ano bang magagawa ko, Popoy at Chacha? Hindi ko mapigilan ang sarili kong maramdaman at mapansin lahat ng pagkukulang niya sa akin. Pero kahit ganon, ipinagkikibit balikat ko na lang kasi mahal ko si Cesar. Ay, mga bakla! Sa wakas, nakulayan na rin yung matagal na nating dinadrawing na get-together. Uy, sa dinami-dami ng sinet nating date, ha? Ngayong birthday lang pala ni Rose tayo matutuloy. Oo nga, ito kasing si Rosa at Cesar, laging busy. Hoy, kayong dalawang lovebirds, kumusta naman? Kailan ang kasal, ha? Ba't naman napunta sa kasalang usapan, ha? Eh, kasi parang yun yata yung huling topic natin, nung huling pagkikita natin kasama itong si Jeline. Ay, oo nga, girl. Parang natatandaan ko nga yan. Ilang buwan pa lang yata kayong mag-ono ni Cesar? Uy, Frankie, Jelina, wala yatang ganyan. Imbento kayo. Ay, wala raw. Ay, Jeline, tumistigo ka nga. Tumistigo ka, sige. Rose and girl, wag mo nang ikaila. Lagi mong sinasabi sa amin ni Frankie noon na kahit wala pa kayong isang taon ni Cesar, eh gusto mo nang magpakasal sa kanya. Ay! Oo na. Natatandaan ko yung part na yan. Kung na nga kayong mga sir, pwede. Uy, Cesar. Uy! Ano, may sariling mundo? Uy, babe. Ay, sorry. Ano yan? Ay, Diyos mo naman. Kanina pa kami nagkukwentuhan dito. Busy kaya yata masyado sa phone. Hindi kasi ano, may email lang ako galing sa office. Okay. Oh, so ngayon, total 3 years ago, eh si Rosa lang yung laging nagkukwento tungkol sa inyong dalawa. Aba eh ngayon, gusto naman naming marinig yung say mo sa almost 4 years ninyong relationship. Naku, ayan na ng interview na si bakla. Oh, di ba nga? Huy. Cesar, ano? Tinatanong kay... Ha? Oh, no. Kailangan pa ba natin sagutin yan? Parang ewan naman to eh. Ang corny eh. Ay, wow. Ba? Corny raw. Alam mo, Cesar, natural lang yung pagiging corny pag in love sa isang tao, no? Sige na, magkwento ka na. Sige na. Wala akong makwento eh. Hindi naman ako mahilig sa ganyan. Ang arte ah. Oh, sige, magbigay ka na lang ng sweet na birthday message para dito kay Rosa. Ha? Anong ha? Hindi mo ba naiintindihan? Tagalog naman yun ha. Ang sabi ko, bilang boyfriend ni Roseanne, mag-message ka na lang sa kanya kasi birthday niya ngayon. O kaya, pwede mo rin to pa rin yung matagal ng wish ni Roseanne. Ang makasal! Mag-propose ka na kaya? Ay wait, hindi ba dapat kasabay ng pagbigay niya ng birthday gift kay Roseanne? Para mas romantic, nabigay niyo kayong... Naiabot ko na. Diba? Kanina pa, babe. Oo guys. Nasa akin yung gift. Okay. So ano, Cesar? Wala ka bang mensahe para sa girlfriend mo? Guys, huwag na lang nating pilitin si Cesar, no? Baka wala naman talaga siyang message para sa akin. Okay lang yun. Ano ka ba naman, bakla? Imposible namang wala... Huwag na nga nating pilitin, di ba? Walang masasabi si Cesar tungkol sa akin o tungkol sa relasyon namin. Tapos! Excuse me, magsi-CR lang ako. Roseanne! Uy, Roseanne! Bakla, teka lang! Babe, sandali lang. Ano ba? Ano ka arte yan? I
Arte? Kaartehan lang ba sa'yo to, ha? Ano kasi nangyayari sa'yo? CR tapos mag-walk out ka, ano yun? Ganyan ka pa talaga kamanhid, ha, Cesar? Hindi mo pa talaga nararamdaman na nasasaktan na ako? Wait, nasasaktan saan? Doon sa kanina? Eh kasi hindi ako makasagot sa mga tanong ni Frankie at Jeline. Yun ba? Yun ba? Grabe naman, Roseanne. Ano tayo? Mga teenager? Babaw naman nun. Sa'yo mababaw, sa akin hindi! Cesar, birthday na birthday ko ngayon. Simpleng pagbigay lang ng birthday message para sa akin, hindi mo magawa. So yun talaga yung kinakagalit mo? Kasi malaki yung ibig sabihin nun sa akin. Kahit simple happy birthday, babe. I love you. Wala. Wala akong narinig mula sa'yo. Ay, bakit? Hindi ba kita binati kanina umaga? Sa text yun eh. Text lang. Hindi mo ba naiintindihan na mas masaya sana kung rekta ko sa'yong naririnig? Minsan mo lang alang sabihin, ipinagdadamot mo pa. Tapos habang nagkakasiyahan kanina, busy ka sa phone. Ayun ka na ka pumuti eh. Kundi pa kita kukulitin, hindi ka pasisipon. Alam mo, Roseanne, hindi ko talaga kinakaya yung logic eh. Diba? Seryoso ba to? Pinag-aawayan natin to? Itong napakaliit na bagay na to? Yung maliit bagay para sa'yo, malaking kurot sa puso ko. Kasi sa totoo lang, madalas kong maramdaman na parang hindi mo naman ako mahal eh. Na parang baliwala lang ako sa'yo. Anong hindi ka mahal? Anong binabaliwala? Ah, alam ko na. Baka dahil hindi ako mabuka sa nararamdaman ko. Dahil hindi ako ma-effort, hindi ako malambing kagaya mo, tama? Ganun. Alam mo naman pala eh, ba't wala kang aksyon? Ba't hindi mo iparamdam sa akin na mali ako? Na hindi ganun yun? Na mahal mo ako talaga? Eh, kasi hindi ko matatanggap na yun ang sukatan mo ng pagmamahal ko sa'yo. Na hindi, na porkit hindi kita magawang mahalin sa paraang gusto mo, eh hindi ka na mahalaga sa'kin. Rosa naman, ang tagal-tagal na natin oh. Mag-aapat na taon na tayo, ngayon mo lang sinasabi sa'kin yung mga yan? Kasi iniintindi ko yung mararamdaman mo. Ako lagi eh. Ako lang yung umiintindi. Baka kasi, anong isipin mo? Baka masyadong demanding yung dating ko sa'yo pag sinabi ko yung mga yun. Kaya, tinatanggap ko na lang. Pero hindi ko kayang palagpasin lang lahat. Alam mo, anong problema sa'yo? Yung mga lamang mo lang ang nakikita mo eh. Yung mga pagkukulang ko lang yung napapansin mo. Gusto mo mahalin kita sa sarili mo pamamaraan? O eh, paano naman ako? Diba? Sinusuportahan at tinutulungan kita sa lahat ng parte ng buhay mo. Ginagawa ko lahat para mapagaan yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Susan, hindi ako nawawala sa tabi mo pag kailangan mo ko. Ano, hindi pa papagmamahal yun? Ano bang gusto mo? Puro salita at lambingan na lang, walang gawa? Gusto ko lang marinig mula sa'yo na mahal mo ko. Na mahalaga ako sa'yo. Magsasabi ka lang naman, Cesar, eh. Sasabihin mo lang, hindi mo pa magawa. Na di ba sabi nga, madaling sabihin, mahirap gawin. Alam mo kasi para sa akin, minsan yung mga bagay na mahirap sabihin, mahirap ding patunayan. Popoy at Chacha, nailabas ko na lahat ng naipong sama ng loob na tinago ko sa sarili ko ng matagal na panahon. At habang nagkakalabuan kami ni Cesar noong mga panahong yon, may mga nagpapayo sa akin at may mga nababasa ko tungkol sa 5 love languages. Alam ko na medyo pamilyar itong topic na ito. Pero isisingit ko na lang din para sa kaalaman ng lahat, lalo na sa mga nasa in a relationship ngayon. Ang love languages kasi ay ang pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga natin sa mga karelasyon at sa sarili natin. At kapag magkaiba ng love language ang mag-boyfriend at mag-girlfriend, madalas dito raw nagsisimula ang problema. Ako kasi, words of affirmation, quality time and physical touch ang love languages ko. Expressive akong tao. Expressive akong tao sa kung anong nararamdaman ko, lalo na sa pagdating kay Cesar. Mas naipaparamdam ko sa kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng sweet messages, paglalaan ng oras, at yung pagiging clingy ko sa kanya. At yun ang pinagkaiba namin, Popoy at Chacha. Si Cesar kasi, more on giving gifts and acts of service. Yung tipong magbibigay siya ng regalo at tutulungan ako sa mga bagay-bagay, pero hindi siya expressive. Kaya siguro hindi ko ma-appreciate. Pero kahit na nasasaktan ako at nalalabuan sa mga nangyayari sa relasyon namin, mahal ko pa rin siya. Gusto kong ipaintindi kay Cesar na pwede pa naming ayusin ang lahat. Hashtag Dear M.O.R. Expression. Popoy at Chacha, sinubukan naming ayusin ni Cesar ang lahat. Imbes na mag-focus kami sa pagkakalabuan ng relasyon namin, mas pinili ko na lang intindihin ang boyfriend ko. Sinabi niya rin naman sa akin na kung kinakailangan niyang bumawi, babawi siya.
Kaya naman kahit paano, naipanatag ko na ang sarili ko. Kaso lang, Popoy at Chacha, marami pang bagay ang lalong sumubok sa relasyon namin ni Cesar. Kinailangan ko kasing mag-resign sa trabaho ko at nakahanap ako ng mas magandang opportunity pero malayo kay Cesar. Dito pa rin naman sa Pilipinas. Pumasok nga kami sa long-distance relationship. Masyado kaming naging busy pareho kaya medyo nahirapan kaming mag-adjust ng schedule para sa mga bondings namin together. At nakaapekto na naman sa takbo ng relasyon naming dalawa ito. Parang nagsisimula na namang lumabo ang relasyon naming dalawa ni Cesar. Sige sir, basta isesend ko na lang po sa email yung quotation. Salamat po, have a nice day. Justin! Oh, Rosan. Busy ka? Medyo, bakit? Eh kasi may mga pinapareconcile na account si Madam eh. Ah, parang alam ko na yan. Sama sa pinagmitingan namin kanina yan eh. Mm-hmm. Yung itatrack yung record ng payments nung isa nating supplier. Oo, yun nga. Bali ito kasi yung mga na-compile ko pareho hanggang December 2018 lang to eh. Kailangan ko sana yung latest. Baka naman meron ka. No, sorry ah. Hindi kita matutulungan dyan eh. Ha? Eh, bakit sabi ni Madam magpatulong daw ako sa'yo? Eh kasi Roseanne, medyo maraming iba backtrack dyan eh. Tsaka anong oras na mag-early out pa naman ako? Ay hindi, okay lang. Kahit bukas na lang. Sa Sabado pa naman ang reporting nito. Ay eh. Nakaliva ko bukas eh, hanggang Monday. Ha? Hmm. Hala, ano ba yan? Napipressure pa naman ako dito. Ba't ka naman biglang magli-leave? Dami kaya nating gawa. Second anniversary na kasi namin ng girlfriend ko eh. Magta-travel kami. Oh, nice naman. Sana lahat. Ano sana lahat? Sana lahat magli-leave o sana lahat magta-travel o jowa? Pareho. Kaya pala mag-early out ka. Excited na excited mag-prepare para sa celebration ng anniversary. Actually, busy-busy nga rin ako kasi kinukuntsaba ko yung mga friends namin nakasama. May iba pa pala kayong mga kasama. Oo, kasi syempre, di ba? Sino mag-set up ng mga pa-surprise ko kay Trisha? Wow, may pa-surprise pa, ha? Eh, matagal na rin kasi niyang gusto yun. Mm. Yung makapag-dinner date kami sa isang magandang lugar para medyo romantic. Ganun, para, di ba? Tapos isa-surprise ko pa siya dahil pinili ko yung pinakamalaking teddy bear na binabalik-balikan namin sa mall. Hello, ang sweet naman. O, tapos, meron pa ba? Oo naman, syempre, hindi lang yun. Alam mo kasi, medyo old school ako eh. Mahilig akong gumawa ng mga cards, love letters, ganyan. So, ginawan ko siya. Bibigay ko kasabay ng gift. At, ito pa ah, may pa music video pa akong ginawa. Nice. Kinumpire ko lahat ng mga pictures namin mula day one. Tapos, naka-overlay yung theme song namin. Then, may personal message ako sa kanya sa dulo. O, di ba? Ay, road to forever na talaga kayo ah. Baka mag-trending kayo niyan. Ganun talaga. Siyempre, sa panahon ngayon, bibihira na lang yung tumatagal ng 2 years straight na relasyon, di ba? Mm-hmm. Kaya, dapat, sinusulit talaga yung mga ganyang anniversary. Ikaw, ano bang plano niyo ng boyfriend mo sa anniversary niyo ngayon taon? Nako, huwag mo nang tanungin, Justin, kasi mas bongga yung sama ni Cesar sa inyo. Pwede nga. E di ba buti kung ganun? Bakit last year? Ano bang trip nyo? Tsaka ako na ikikwento sa'yo. Magtrabaho na muna tayo. Marami pa akong gagawin, no? Eh, ikaw, maya-maya, mag-out ka na rin, eh. Hmm, sige, sige. Balik na ako sa table ko, ha? Alright. Pwede kayo ng sweet ng girlfriend mo. Pakasaya kayo. Oh, lalo na bakla. Ba't ka naman napatawag ng alas dos ng madaling araw? Ano bang nangyari? Eh, hindi ako makatulog eh. Eh, bakit nga? For sure may dahilan kung bakit di ka makatulog. Ano, nag-away na naman ba kayo ni Cesar? Napagalitan ka ba sa trabaho? May problema kayo sa bahay? Mangungutang ka ba? Ano? Baliw. Hindi, no. Wala sa kahit na anong nabanggit mo. Ay, sus, kunwari ka pa. Tungkol na naman yun kay Cesar, no? Hindi nga. Tungkol dun sa ka-office mate kong si Justin yung sasabihin ko. Ah, yung lalaking sobrang sweet at ma-effort sa jowa niya. Oo. Yung kulang na lang patayuan ng monumento yung jowa niya dahil mahal na mahal niya, tama? Oo, yun nga. Si Justin na napaka-boyfriend material. Hindi kagaya ni Cesar. Hoy, anong pinagsasasabi mo dyan, te? Ba't mo kinukumpara yung Justin na yan sa boyfriend mo, ha? Aba, huwag mong sabihin na iinlababo ko na sa Justin na yan. Hoy, nakikijumper ka na ba sa ibang relasyon, ha? Sira ulo, hindi, no? Naisip ko lang na may mga lalaki rin palang kagaya ni Justin. Yung kayang mag-effort at magmahal na kasing level ng kaya kong ibigay. So anong sinasabi mo? Wini-wish mo na sana kagaya ni Cesar si Justin, tama? Frankie, mali ba ako? Mali bang mag-demand ako kay Cesar ng mga bagay na matagal ko nang gustong matanggap at maramdaman mula sa kanya? Mali ba yun? Well, hindi mali yun. Walang mali sa nararamdaman mo, Roseanne.
Pero hindi rin naman tama na gumamit ka ng tao o ng ibang relasyon para sukatin yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi hindi ganun yun. Eh, anong gagawin ko? Unti-unti ko na namang nararamdaman na hindi na ako masaya sa kanya. Na hindi niya ako mahal. Na isang malaking joke na lang yung relasyon namin. Alam mo, imbis na magkumpara ka, imbis na magreklamo, subukan mo kayang alamin yung paraan niya kung paano niya na ipaparamdam sa'yo na mahal ka niya. Eh kasi baka hindi lang kayo nagkakaintindihan. Baka hindi niyo pa talaga lubos na kabisado yung isa't isa, kaya ka nakakaramdam ng kanya. Popoy at Chacha, ewan ko ba, pero sakit ko na rin yata ang mag-overthink at magkumpara, lalo na kapag pinag-uusapan ay yung pagiging boyfriend ni Cesar. Malibang makaramdam ako ng inggit na mag-demand ako na sana gawin din sa akin ng boyfriend ko ang mga bagay na nakikita kong ginagawa ng ibang lalaki sa girlfriend nila. Pasensya na, Popoy at Chacha, pero nahihirapan talaga akong ipaintindi kay Cesar na oo, mahal ko siya, pero gusto kong makita na meron pa siyang kayang ibigay para sa relasyon namin. I know that he can do more, kaya nag-e-expect pa rin ako. Alam ko naman na kaya niya. Ang ayoko lang, eh yung parang ako lang lagi ang nagpo-push bago siya kumilos. Parang ako lang lagi ang nag-a-adjust. At parang medyo matagal lang kayata bago mag-outfit. Nag-meeting pa kami. Akala ko na pa-uti ka. Bakit? May lakad ka ba? Nagmamadali ka? Hindi, nagtatanong lang ako. Kasi kung naiinip ka sa kakahintay, sana hindi mo na lang ako sinundo. Hindi naman, okay lang naman. Patayin ko muna itong radyo ah. Iingayan ako eh. Gusto ko tahimik lang. Okay. Pagod. Nag-dinner ka na ba? Eh, hindi pa. Pero parang hindi ko feel kumain eh. Wala akong gana. Ano nangyari? Bit wala ka sa mood? Wala, stress lang ako sa office. Bakit? Tambak ba yung trabaho mo? Pagalitan ba kayo ng boss mo? Ano? Wala lang. Basta yun na yun. Tinatamad akong magkwento. Ano ba? May problema na naman ba? Kasi minsan, kahit yung problema tungkol sa ating dalawa, dinadahilan mo ako sa trabaho eh. O kung ano man. Babe, ramdam ko kapag may ayaw kang sabihin sa akin. Ramdam mo naman pa rin pag di mo ginagawa ng paraan. Ano? Wala. Anong wala? Yan ka na naman sa mga pawala-wala mo eh. Tapos meron naman. Alam mo kanina kapag ganyan, hindi ka nagre-reply sa mga text at chat ko eh. Busy lang ako. Busy? Babe mo, galit ka. Hindi ako galit. So hindi ka pa galit ng lagay na yan? Hindi nga ako galit! Ano tawag mo dyan? Oh, ba't hinintong mo yung kotse? Eh kasi gusto ko mag-usap tayo, yung maayos na usap. Kasi gulong-gulo na ako sa'yo eh. Sabi mo, ayaw mo na may problema. Tapos ikaw naman tong ayaw pag-usapan yung problema. O paano natin masusolusyonan yan? Pag-usapan? Eh ikaw nga yung hindi marunong makipag-usap, diba? Sabi mo hindi ka magaling sa mga salita. Mag-aaway at mag-aaway lang tayo. Oh. Yan. Sige. Yan yung pinaka-inaiinisan ko sa'yo eh. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, ginagawa mong literal. So ano, tungkol saan ba itong hinihimutok mo? Hindi mo ba talaga alam, ha? Hindi mo ba talaga alam kung anong problema natin? Eh bakit si Justin? Pag may problema sila ng girlfriend niya, susolusyonan niya agad ng walang tanong-tanong. Uma-action siya agad! Justin na naman! Wala katapos ang Justin! Eh ganun talakas yung pakiramdam niya eh! Alam niya kung paano susuyuin yung girlfriend niya! Alam niya kung paano lalambingin, paano kakausapin! O ano ngayon, ha? Ano gusto mo palabasin? Na sana yung buwisit na Justin na lang yun yung boyfriend mo, ha? Dahil hindi ako ganun? Hindi ko sinabing sana siya na lang! Ang sinasabi ko, sana kagaya kanya! Sana kaya mong ibigay yung mga demands ko at hinihiling ko kahit hindi ko pa sabihin sa'yo! Yung hindi ako nagmumukhang namamalimos ng atensyon at pagmamahal mo! Diyos ko naman, hindi nga ako ganun! Bakit mo ba ako kailangan ikumpara lagi sa iba? Bakit kailangan ako lagi yung may pagkukulang? Ako lagi yung mali? Ikaw naman talaga, di ba? Sino ba gusto mong sisihin ko sa lahat ng mga nangyayari sa atin, sarili ko? Ako na walang ibang ginawa kundi siguruhin sa'yo na mahal ka! Ha? Na inuuna ka higit sa anumang bagay! Fine. Sige. Ikaw na yung masamang, ikaw na yung panalo eh. Lagi naman ganun eh. Kahit naman anong katuwiran ko, may kontrak eh. Diba? Wala namang ibang mahalaga sa'yo kundi yung sarili mo. Napapabayaan kita, nababaliwala kita. Eh ako, ha? May minsan ba naisip mo ano yung nararamdaman ko? Huwag mong ipamukha sa akin na nagiging makasarili ako, Cesar. Kasi kung merong mang mas nagsasakripisyo sa relasyon natin, ako yun. Oo nga, ikaw nga. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ikaw yung mas nasasaktan sa ating dalawa. Kasi ikaw, hindi ka nagkulang sa pagsabi sa akin na mahal mo ko. Lagi mong pinapakita na nagtitiwala ka sa akin. Pero totoo, hindi naman talaga eh, di ba? Kasi kung sincere ka sa lahat na sinasabi mo sa akin, isa na tayong ganito. Kasi kahit anong pagkukulang ko, pagkakamali ko, iintindihin at tatanggapin mo ko kasi sabi mo mahal mo ko eh. Sabi mo may tiwala ka sa akin. Popoy at Chacha, alam ko para sa isang lalaki, masakit ang maikumpara sa kahit na sino. Pero ano ba naman kasi ang pwede kong gawin? Walang madaling paraan para sabihin sa boyfriend ko na nakukulangan ako sa relasyon namin. Hindi ko siya minamaliit. Hindi maiwasan na masaktan siya sa mga sinasabi ko, pero ang gusto ko lang mangyari, kumilos siya. Na dapat may gawin siya para patunayan na
hindi lang siya hanggang doon. Na dalawa kaming lumalaban sa relasyon at hindi lang ako. Babe, matagal ka pa ba? Anong oras na? Baka matraffic tayo. Babal na muna, wait lang. Ay, tagal mo namang maligo. Alba ka na dyan, nood ka muna TV. Nood TV? Eh, nagmamadali na nga, di ba? Naku, nag-text na si Frankie. Hala, doon na rin sila ni Jeline. Babe, pakibilis ha. Nauna na sa venue si na Frankie. Sige, ito na. Re-replyin ko nga. Send. Hala, wala na pala akong load. Makikitext na nga lang ako gamit yung phone ni Cesar. Asan na ba yung phone niya? Ah, eto. Naka-charge. Teka, may unregistered number na nag-text? Sino to? Babe, tapos na ako mag-shower. Bihis lang ako saglit, ha? Ano tong convo nila? Basahin ko nga. Babe. Pakisabi pala kina Frankie. Baka malay tayo ng konti. Pinapadaan pa ni Mama yung labahan niya sa laundry. Ano tong I miss you? Ano yun, babe? Anong kalokohan yan, ha? Sino yung katext mong unregistered number? Uy, masisira naman yung phone ko kung ihagis. Baka ikaw ang ihagis ko sa labas pag hindi mo sinabi kung sino yung katext mo. Nga lang, kumalma ka nga. Si Camille to, katrabaho ko to dati. Ba't mo siya ka-text? Ba't kayo magka-text, ha? Babe, wala namang mali siya to. Walang mali siya? Wow! Sinasabihan mo siya ng I miss you, tapos walang mali siya, ha? Kaya nga. Ito na. Sige, hintayin mo muna ako mag-explain. Go! Okay? Explain! Ayus-ayusin mo lang na hindi ako magmumukhang tanga dyan sa explanation mo, Cesar, ha? Hindi ako natutuwa. Ako na girlfriend mo, madalang mo lang masabihan ng I miss you, tapos mag-I miss you ka sa buwisit na Camille na yan? Relax. Tatanong lang ako sa kanya kung may opening sa company namin dati. Walang trabaho ngayon si Calvin, okay? Ipapasok ko lang sana siya kung may hayat na sila. Ngayon naman, idadamay mo pa yung kapatid mo sa kalokohan mo. Huwag na ako, Cesar. Anong connect ng I miss you mo sa pagtulong mo sa kapatid mong maghanap ng trabaho, ha? Pwede ba? Wala akong ibang ibig sabihin sa pagsabi ko kay Camille lang I miss you. Tigil-tigilan mo ako! Pwede bang walang ibig sabihin yon, ha? Siyempre magkatropa kami sa work. Oh, bakit ba? Magkarelasyon lang ba yung pwedeng magsabihan ng I miss you? Yaka na naman eh. Ito na naman ako. Ang babaw ko na naman, ganon? Alam mo ikaw ha? Pinapalaki mo yung mga maliliit na ba? Ayun na nga eh. Yun na nga yun. Pinalalabas mo na naman na ako ang gumagawa ng sarili kong ikinapra-praning. Na ako lang gumagawa ng issue sa relasyon natin. O eh paano? Nagsabi lang ako ng I miss you sa katrabaho ko dati. Casual lang yun ha? Walang mali siya yun. Pero ikaw, parang pinalalabas mo na ng chit-chit na kagad ako. Cesar! Alam mo, sa simpleng salita mo lang, nasusuyo mo na ako. Pero sa simpleng salita mo lang din, nasasaktan mo na ako. Alam mo, big deal sa akin yung mga ganitong bagay. Sa ibang tao, nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo magawa sa akin. Sa akin na girlfriend mo! Hindi ba unfair nun, ha? Ikaw ang unfair! Ako pa talaga, ha? Ikaw na nga yung may nagawang mali. Ako pa yung sisisihin mo. Ako pang init ng ulo. Alam mo, nagsasayang lang tayo ng oras dito eh. Kanina pa tayo hinihintay ni Frankie sa event. Huwag na natin pagtalunan yung mga walang kwentang bagay. Tama ka. Hayaan mo na yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na yan. Roshan, teka! Hindi na ako sasama! Baka kasi isa na rin ako sa mga walang kwentang parte ng buhay mo! Popoy at Chacha, dito ko nakakailanganin ang tulong niyong dalawa. Ang totoo niyan, hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin ko. Simulat sa pool, ako ba ang mali? Mali ba na mag-demand ako ng higit pa sa kayang ibigay ng boyfriend ko? Hindi nga ba ako kontento sa pagmamahal na pinaparamdam para niya sa o ipinaparamdam niya sa akin? Popoy at Chacha, malinaw na mahal ko ang boyfriend ko. Pero bakit nalalabuan ako sa paraan niya ng pagpaparamdam ng pagmamahal at pagpapahalaga sa akin? Para kasing hindi kami nagkakaintindihan. May gusto akong mangyari na parang ayaw naman ni Cesar. Tapos may mga bagay na gusto niyang paniwalaan ko pero hirap naman siyang patunayan sa akin. Umaasa ako na mapapayuhan niyo ko sa sitwasyon kong ito. Sana mapili ninyong i-ere ang storya ko dahil alam kong maraming makaka-relate dito. Thank you in advance, Popoy at Chacha. Hanggang dito na lang ang sulat ko. God bless and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Rose Ann. Hashtag Dear MOR Expression. Alam mo, ganyan na ganyan kami ng jowa ko 2 years ago. Uy! Pero ngayon, nagkabaliktad na kami ng sitwasyon. Mm-hmm. Yan ang sabi niya, Baby Jean Marie. Oh,
Alam mo, I think, Popoy, it also comes with age, no? Kasi napansin ko, nung mas bagets pa ako, mas demanding ako at mas sobrang impatient ako when it comes to relationship. Naging demanding ka ba? Super duper malala. Yung talagang kumakaasta ka, yung parang aping-api ka dun sa relationship. Hindi ko mahalata na ano ha, parang wala kang bahid wala, na no? Naging demanding Thank ka. Thank you. Ha? Nasa mukha ko nga daw talaga na hindi ako mapaghanap. Parang ang bait mo, ha? Thank you. Sabi talaga nilang lahat yan. Noon ngayon? Noon, tsaka hanggang ngayon. Salamat, salamat, Popoy. Parang, di ba, parang talagang walang sasabihing hindi maganda. Para kang babaeng larawan ng kawalangyaan. Uy! Mahiya ka naman. Tumanggi ka naman ng konti naman, tsa. Bakit bang mo lang ako purihin? Uy, pero yun nga, I think it comes okay. with age. Dahil napansin ko, habang pinapakinggan ko yung story, na-realize ko bigla na, nung bagets ako, mga tipong college days hanggang early 20s. Demanding yan. Mademanding ako, malala yung pagka-demanding ko. Pero ngayon, parang kasi mas naiintindihan mo na eh. Pag nagmamature ka, mas naiintindihan mo na hindi talaga dapat kung ano yung wala sa partner mo, hinahanap mo. Kung ano yung meron siya at yung binibigay niya, dapat matuto ka talaga makontento. Pero gano'n naman talaga, obviously, ang hinahanap mo yung wala. Diba? Lagi tayong ganon. Lagi naman ganon eh. Obviously, ang hinahanap natin yung wala. Pero, yun nga, ako rin, I must agree, kapag medyo nasa early stages pa lamang kayo ng inyong relationship, more or less, mangyayari yung ganyan. Kumbaga sa boxing, cha-cha, alam mo ba sa boxing, pag nag-umpisa, parang sinusukat muna yung reach nung suntok mo bago mo ibigay yung malalakas mong suntok. Ganyan sa boxing, sukatan muna. 'Di ba? Kung paano ba spacing dito, tansyahan. Yung tantsahan muna. Well, diyan mo nga malalaman na ikaw pala mas expressive, yung ano mo medyo timid, 'di ba? Yung ka-partner o kaya ayan ganun. Pero kapag ka nga in the long run, 'di ba? Mahal mo naman, wala namang question doon. Pero kapag ka talaga tayo ay eto na, lumabas na para sa akin yung katotohanan na si Rose Ann ay mahilig palang magkumpara. Okay, ng kanyang relationship kinukumpara sa relationship ng iba. Oo. 'Di ba? At yun naman ang hindi naman maganda sa nakita ko dito sa kwentong ito, no. Kasi if you start comparing yourself na lang eh. 'Di ba? Yung sarili mo sa ibang tao eh hindi na maganda 'yon. Okay lang na tayo ay merong mga iniidolo, meron tayong mga gustong gayahin, but hindi naman pwede yung exactly kung papaano sila, 'di ba? Kung sino sila eh magaya natin ng tuluyan. Ganun din sa relationship, meron tayong mga idol na couples. Yeah. 'Di ba? Na mga ginagaya mo na boyfriend, girlfriend. Na parang pag nakikita mo sila, oh, yung sweet nila. Oh, parang si Sarah G and Mateo. Ako si Ann tsaka si Erwan talaga yung gusto ko. Yeah, si Ann, si Erwan. Sino pa ba yung mga power couples natin? Regine. Hello, and Katniel. Alam mo yung kung paano alagaan. Sabihin na natin yung mag-asawa na talaga. O Regine and Ogie. Uy, mag-jowa si Katniel ha. Oo, hindi yung mag-asawa na talaga. Ah, mag-asawa. Oo. Kasi ako gusto ko sa Katniel yung kung paano alagaan ni DJ si Catherine. Yun, yung mga sobrang ganun. Sobrang gentleman talaga. Oo. Oo, ganun yun eh, di ba? Huwag tayo masyado nagko-compare. Yes. Kahit na sa mga office mates natin, ay talaga may magta-travel kayo, talagang kinakutsaba mo pa yung mga friends mo dahil kapag ka dumating na yun, at ikaw ay namang problema, teka lang, di ba? It's not your love story. Huwag ka masyado mabother. Di ba? You have your own love story, di ba? To worry about. Ayan, to think about, syempre mas special yung love story mo. O kasi pagka yan ang ikakatwira mo rin sa akin bilang lalaki, chacha, ikaw si Rose Ann, sabi mo, sina ganito, sina ganyan. Eh doon ka shotain mo. Buti nga hindi sa kanya sinabi yun. Actually yung inaantay ko yun na sa lalaki. Hindi ako. Pero nahanapan kasi ng butas yung guy. Na doon sa last part ng story, hindi natin alam kung totoo ba yung sinasabi niya na yung unregistered number na nag-message sa kanya. Eh talaga bang tinutulungan niya lang sa trabaho o ito ay dahil nabubwisit ka na dito sa pagka-demanding ng girlfriend mo, naghahanap ka na ng less demanding na babae. Alam mo, kamping-kampi na ako nung una dun sa lalaki. Nagkaroon lang ng butas dun sa dulo. Ngayon medyo ang sabi niya nga dito, hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa sinasabi niya dun sa explanation niya na kesyo daw tinutulungan niya lang yung maghanap ng trabaho o totoo naman masyado lang akong paranoid at demanding. Yun ang hinihingi niya ng
ulo ngayon. Well, itong si Rose, ano, masasagot lang natin. Yung kay Cesar, yung issue mo doon kay Cesar, kayong dalawa makakasagot niya. Akin, kung totoo man yun o hindi, sa akin po, kayo. Hanggat hindi mo napapatunayan, mm-hmm. hanggat, kunyari, yung text lang na may I miss you, uh-huh. tapos nag-explain sa'yo, other than the text, wala ka nakita talaga. O kaya, walang ebidensya na iba na... Sandali, tatawagan ko. Yes, ko. Pwede kaya, yan. Anong pangalan ng office mate? O, sabihin, si Chacha. Camille. Camille daw yata. Camille, pakikausap mo nga itong girlfriend ko. Ito. Pagka ganun na, pag walang matibay na ebidensya, hindi ka pwedeng magbintang lang eh. Yeah. Hindi mo pwedeng awayan yung partner mo pa ulit-ulit. So sa akin, sana, magtiwala ka muna sa kanya. Okay? Ngayon, yung pagiging demanding mo, ikaw ang may problema doon. Yan. Problema mo na yun, girl, kung paano mo susolusyonan yan. Mm-hmm. Kasi pag hindi ka nagbago, maniwala ka sa akin, sooner or later, iiwang ka ng lalaking yan. Oh, totoo yung mga sinasabi ni Cesar kanina, with or without yung I miss you na nangyari kay Cesar. Pag-usapan na lang natin yung pagiging demanding nitong si Rose Ann. Kasi yan yung ine-expect mo, 'di ba, sa partner mo na ibibigay sa iyo. Mm-hmm. 'Di ba? Ito ang dapat tigilan ng mga partner na ganito. Ine-expect ko na magiging sweet ka sa akin. Ang dami mong expectations. Saka don't ever compare. Oh, ang dami mong expectations, pero ikaw mismo, inaalam mo ba ano ba yung mga naibibigay mo? Yes. Sabi na natin, ikaw yung very giving, gift giving. Sa gift giving part ng language of love. Ikaw yung mas mabigay. Ikaw yung mabigay. Pero yun ba talaga yung kailangan niya? Mamaya hindi naman pala yun yung kailangan niya. Binigyan mo ng sapatos. Ang kailangan pala niya ay masaya na siya sa panyo. 'Di ba? Hindi mo rin masasabi not because mas marami kang binibigay you're giving enough or more than enough. 'Di ba? Kung ikaw na ang bida. Ikaw na ang bida, hindi 'yun. It's a quality of love, not the quality of the gifts that you receive. Tama. That is what is more important, 'di ba? Tsaka yung inggit, yung pagkumpara para sa akin, tigilan niyo na 'yan. Nakaka-high school 'yan, Diyos ko. Balikan natin yung kanina. Appreciate more, reklamo less, complain less. 'Yun. Complain less sa loob ng isang relationship. O kaya you give more and you expect less in return. Oo. Yun talaga ang totoo nagmamahal. Pero kung yung, uy, cha, nagbigay ako sa'yo ng ha? Saan na yung bigay mo sa akin? Ng isang kilong pagmamahal, ha? Kailangan na ipabalik din sa akin, ha? Alam mo, siguro, pwede yun. Relationships will be better if we stop counting dun sa mga binibigay natin sa partner natin. And... stop expecting, Popoy. Yun talaga hindi yun naman eh. Stop. It's so, para sa akin, kailangan mo mag-expect less. Stop expecting, but to expect less na pag binigay mo to sa kanya, dapat ibabalik niya to sa'yo. Mahirap din naman kasi yung wala ka ng expectations. Totoo. Ang ibig sabihin nun, wala ka ng wala na. Wala na tapusin nangyari. Na natin to. Oo. Wala na akong na-expect from you eh. Para kasing feeling ko, ang nagiging problema sa karamihan sa mga relationship is, we keep on counting kung ano nga yung binibigay natin sa partner natin. Let us not be like that. Siguro, iba lang yung ways nila of showing us how much they love us, di ba? Or how much your partner loves you. Pero hindi ibig sabihin na mas ikaw ang maraming nabigay o mas ikaw ang mas nagsasakripisyo. Ikaw yung mas nagmamahal. Tama. Hindi kasi yun. Hindi mo alam na baka yung way niya nga na yun, yun ang mga paraan na pinapakita niya sa'yo o yung kung paano kanya tratuhin, yun yung way niya of showing his love. So, wag din natin masyadong ikumpara yung partner natin sa ibang tao. Sabi nga ni Popoy kanina, yung love story nila, iba sa love story mo. Ako hindi ko i-compare ang love story ko sa love story ni Chacha. Tama. Hindi medyo ko rin... kahindik-hindik yung kay Chacha. Grabe yung kahindik-hindik. Masyadong pa-sexy. Masyadong rated 18 yung love life nito. Yung sa'yo, medyo, PG. Sa akin, karimari-marin. Akala ko PG. Love life ko. Pero yun nga, bottom line nito, alam mo, si Rose Ann, para maging maayos yung relationship niyong dalawa, sa akin lang, please don't be so demanding. Mm. Pwede naman nating sabihin kung ano yung gusto nating mangyari sa relationship. Pero please, don't be so demanding na parang hinire mo yung partner mo para magtrabaho para sa'yo. Oh. Na lahat na lang nung mali, nakikita mo sa kanya. Sobrang fault finder niya eh. Okay. Ayan, tsaka kung hindi mo mapigilan ang sarili mo at sa mga katulad nga ni Rose Ann, makipagrelasyon po kayo sa isang computer na pwede mong i-program kung papaano kang mamahalin. Totoo yun. Diba? Okay, sa isang robot. Wala ka na lang karelasyon. Sa isang robot na di baterya.
Ayan, pangalanan mong Dindo, ganyan, yung robot na yon. May masaya ka pa. May nabibili bang robot na lalaki na kasing laki namin? Eh, bahala kayo, di ba? Yun, robot, pwede mong i-program. O, kailangan mahalin mo ko ng ganito, text mo ko ng ganito. Pagkatao ang karelasyon mo, di ba, imperfect yan. Tama. Pero, magiging masaya, basta if you expect less and you appreciate more and you complain less.